Samantala, ika-apat na araw na po ngayon ng rehabilitasyon ng southbound lane ng Magallanes Interchange. At kumusayin natin ang takbo ng mga ginagawa doon at trapiko na rin. Narito report ni Jay Sabali. Isang metro na ng lumang tulay ang nahukay na at nalataga ng gravel mixture. Ngayon, dahan-dahang inilalatag ang cement-treated base o graba na may halong buhangin at semento. Maingat itong ginagawa dahil ito ang magbibigay ng stability sa sementong ipapatong rito. So kumukuha sila ngayon ng mga sample ng cement-treated base. Ito yung nilalatag ngayong araw dito sa tulay na ginagawa. Ang gagawin nila dyan, dadali nila ito sa testing center para makita yung integrity at lakas nito. At pag pumasa ito, saka na ngayon ilalatag yung 14 inches na semento. Dating araw ay 9 inches lamang ang konkretong nakalatag na angkop sa bigat ng mga sakyang nagdaraan dito noong ginawa ito noong 1975. Pero ngayon, 14 inches ang konkretong ilalagay. Stage 1 pa lamang sa 5 stages ang ginagawa ngayon para sa pagkukumpuni ng 39 taong gulang na tulay ng Magallanes. Napaka-critical kasi dito, talagang totally closed kasi yung ginawa. Ano? Hindi, wala naman kami ibang option, hindi naman ito pwedeng trabahuhin ng lane by lane. No? So, ang pakiusap lang namin sa publiko, iwanan na sana itong mga segments na to for public utility vehicles. Yung mga private vehicles, huwag na munang dumaan dito. At pati yung skyway naman, binuksan na pati truckers, pati buses. Samantala, ang temporary intersection sa ngayon ay wala pa namang dinudulot na mabigat na daloy ng trapiko. Maliban sa mga galing South Superhighway, huminto kasi sa intersection ng mga sasakyang pakaliwa ng Evangelista o papuntang Pasay. Ang kalsada na binuksan sa intersection, napupuno na ng butas. Di na rin umubra ang bakal at bricks na pinantapal. Kaya mabagal ang pagtawid ng mga sasakyan. Ang iba pa nga ay sumayad na. Ang isa pa ngang ito, tinulak para matanggal sa pagkasayad. Kaya humingi na rin ng tulong si MMDA Chairman Francis Tolentino kay DPWH Secretary ukol dito. Minamando naman ng mga tauhan ng MMDA ang trapiko sa lugar at ang pedestrian lane. Bukod sa mga nakatalaga ng alternate routes, may isa pang rutang pinag-iisipang buksan ang MMDA lalo na pag nasimulan na ang iba pang stages ng rehabilitation. May re-request kami kay Secretary mamaya, maririnig na niya ngayon yung turn right ng Alpha Land, pumayag na ang City of Makati, kahit temporary, na mamugtasan. So DPWH ang gagawa nun. Jay Sabale, GMA News.